So hello world and welcome back to Abe Reviews. For this episode, re-reviewin natin itong Kiowa coffee maker na nakuha natin sa Lazada noong I think 10-10 sale or 11-11. So I got this for only around 800 and then dagdag may shipping fee. So more or less 900 ganun. And then this a 1.2 liter coffee maker. Estimate niya is 10 cups of coffee. So 10 cups mismo yung tasa. Hindi siya ganito kalaking mug. So hindi siya mug. So pag mug yung gusto niyong gawin, siguro mga 3 to 4 lang siya aabot, no? Depende kung kano kayo kalakas maglagay ng or kano kayo karami maglagay ng coffee dun sa timpla ninyo. So basically re-reviewin ko lang siya and sabihin ko lang yung mga experience ko with this product, no? So what I have here is the white variant. Meron din siyang I think black, no? So yung black variant niya basically or dark black siya pero dark, basically dark color yung ano niya, yung body, yung plastic. So this made of plastic lang, so plastic lang 'to mga 'to. So ito nalaglag ko 'to eh, so kaya nahihiwalay na siya. So parang nakalak lang siyang ganyan. Bale plastic lang siya, no? Plastic 'tong ano niya for kasi siyempre ano lang naman siya, mura lang, no? So you can expect na maganda masyado yung ginamit na material. So okay naman yung plastic niya, no? And sturdy siya. And then I chose the white para lang kita ko yung kung may dumi or wala, no, ng coffee maker. Pero of course mas prefer niyo yung black para hindi kita yung coffee stains. Mas siguro personal preference lang siya. So basically ito siya. Ayan. So, ito yung kanyang tagkasalo ng coffee. So, glass to. And then, meron siyang parang stainless na ano dito. Na nag-hold para sa ito. Ano niya? Hold. Ano? Handlebar. Ayan. Or, yung ano niya? Holder, no? And then, ganyan lang siya, no? Basically, hindi mo naman siya itataas. Pag ililinis mo lang siya, tsaka mo siya itataas eh. So, pour mo lang yung water. Yung water, yung coffee dun sa mug mo. Every time na kitimpla ka, no? So, ito lang siya. Nothing special. So, bali meron siyang patusok dito sa taas. Ito yung dedicate dun sa dito. Para i-push niya yung funnel and then mag-drop down yung water, no? So, ang way niya para buksan is sinislide siya, gano'n, no? Ganyan siya, sinislide. Hindi ito naaangat. So, ito yung inislide kapuntang left. And then, pwede mo itong alisin in case you want to clean this one. So, naaalis siya. Nakapatong lang siya dito, sa side na to. Nakapatong lang siya dyan. And then, of course, nagamit ko na siya. Kaya may coffee stain na yung strainer. So, wala siyang kasamang scoop. Yung iba kasing nakikita kong coffee maker, may kasamang scoop, no? So, ito, funnel lang yung nasa loom niya. Itong, tawag dito, strainer, parang gano'n. And then, ito yung loob ng coffee, ano natin, kung saan nagpapasok ng water, no? So, sa ilalim, ay natanggal to kasi nalaglag siya. So, natanggal yung parang ipit niya dito. So, nakapatong lang siyang ganyan, no? Kaganyan lang siya. So, alisin ko na. Bale, dito sa ilalim, meron, napipindot lang siya, yan, no? So, ganyan lang siya. So, pag nandun sa lalagyan yung saluhan, so, naka-presto, no? So, mag-drop down yung hot water na dumaan dun sa strainer na may coffee. Then, diretso na siya dito sa butas, no? Napapasok lang dito sa ganyan lalagyan. Yan. So, ganyan lang siya, no? Yan. Pag nandito sa
coffee maker, naka-press up siya ganyan. So pag every time na naalisin niyo siya, automatic mag press down to, no? So hindi tatapon yung community ramen coffee dito. So ito yung white, basically ni-rinse ko lang siya kasi nagamit ko na. So hindi ko pa pag white, kita may mga coffee stain doon sa mga gilid, no? May coffee stain siya dyan. Siyempre pag black, mas hindi siya visible. Ayan, so yun lang yung ano, pag white yung pinili nyo. And then pag medyo malikabok, para mga na ano siya, no? Nakikita niyo yung dust dun sa coffee maker. Actually, hindi ko alam kung ano, medyo anong kumakapit, mabilis kumapit sa kanya ligabok. Makikita mo yung mga black spot siya minsan, no? Tapos pupunasan ko na lang siya, ganyan. So, again, ano to, 1.2 liters ng water yung kaya niyang i-handle dito. So, to add water, open nyo lang to, ganyan. Ayan. So, gaganyan nyo lang siya. Ayan. Hindi ko lang kung kikita. Ayan. So, gaganyan nyo lang siya. Then, add water. And then, sa loob niya, doon yung pump sa loob. Ayan. So, may butas doon sa lalim. Yun yung nagpa-pump ng water. Tapos, tadaan din sa parang heat, ano niya. Yung parang yung heat na para initin yung water. Tapos, ipapump niya dito yung hot water dito sa parang straw na yan, lalabas siya dito. Resin natin. Lalabas siya dito sa ilalim. Ito. So, dito siya lalabas. Yung lalabas yung hot water, no? Tapos, of course, andyan, andito yung coffee dito sa lalagyan. So, pumunta na dyan yung hot water. And then, maano na yung coffee, no? May initan. So, meron akong coffee press dito. Ayan. Pero minsan kasi pag nagtitimpla ng coffee, parang bitin. So parang nalaman timplahan lang. And then, gusto mo magtimpla ulit. Parang nakakatamad buksan yung coffee press, lalagyan ulit. Kaya bumili na tayo ng ganito. No? So kung handy, mas okay ito. Kaya dadali sa office coffee press lang. Pero of course kung kailangan nyo maraming coffee na ma-produce, pang isa lang naman dalawa. So, mas okay na yung coffee maker. And, mura lang naman siya nung nakuha ko, no? Budget friendly siya. So, tatak ulit ito si Kiowa. Ayan. Si Kiowa. Baka naman. Ayan. So, yung wire niya is like 1 meter lang, no? Medyo maiksi lang yung wire niya, no? Kaya kailangan malapit sa saksakan pag ginagamit. So, ayun lang siya. Tapos lalagyan nyo lang dito yung ano, ayan. Tapos pag may water, magpa-pump up siya. And another thing is, you need to be careful dito sa butas, dito sa taas. So, lumalabas dyan yung init nung ano, yung evaporation ng mainit na ano, yung hot air galing doon sa water, no? Pag nag-evaporate, dito lumalabas. Ayan. So, mainit yan pag naka-on. Tapos may water, no? Another thing is yung ilalim na to, mainit din to. So, pag naka-on, huwag nyo nga hawakan. Parang ano siya, siya yung nagki-keep warm dito sa glass cylinder natin na maglalagay ng coffee, no? Para, kunyari, ano, iiwan nyo lang siya. Ako, iniiwan ko siya kahit walang water. Hindi, automatic naman hindi siya magpa-pump pag walang water. Tapos mainit lang yung ilang. Warm lang siya, hindi siya sobrang init. Basically, pamagitipla ko, ang ginagawa ko muna is tinutunaw ko sa hot water yung yung ano, sugar and creamer or milk. Then bago ko ina-add yung nandito. Pero kung gusto niyo diretso galing dito, so depende lang sa inyo yun, no? Kasi ang ginagawa kasi minsan, konti lang yung water, sakto lang yung water, tapos medyo marami yung coffee bean. So medyo matapang yung lalabas na extraction ng coffee. So, kaya pwedeng half galing coffee dito sa half yung ano, mixture ko ng sugar and milk. Pwedeng yun nun. Okay. Kung marami yung water kayo nilagay, so pwedeng diretso na galing dito yung coffee na. Tapos tipahan nyo lang sa baso, no? Ayan. So,
ganun ko siya tansyay na. Pag gusto ko matapang yung coffee, so medyo konti lang water, tapos marami yung coffee bean dito na ground coffee na. Pero kung gusto yung medyo malabnaw, damihan yung water. Yan. So yung ano, extraction, medyo hindi concentrated. And then, yun lang siguro, yun lang naman. And then, so far, okay sa akin yung item. Matagal ko na siyang, 2 weeks. Mag 1 month na ata siya dito. So, okay naman. Walang problem. Hindi nagli-leak, no? Pag siyempre, pag nihila niyo ito, ganyan, medyo nagkakaroon dito ng, tawag dito? Yung coffee umaandar dyan sa takip. Pero hindi naman tumatapon, no? Pero siyempre, kita niya lang dyan na may stain. Yun lang. Then, other than that, okay naman siya, no? So, okay ako sa purchase sa to, no? Wala akong masabing not good, no? So, i-measure na lang siguro natin. Basically, ito natanggal lang to kasi nalaglag ko nung nilinis ko, eh. Pero, doesn't affect the, ano naman, product. Ayan. So, start tayo kanya ng 1 inch ilalim. So, bali 11 inch yung height niya, no? So, ganun siya kataas. 11 inch. And then, height. Tapos, width niya, siguro. So, ang width niya, so, pinakamahal. 7 inch yung ganun niya. Tama ba? Height, width, length niya pag ano, bahala na. Basta yung pag ganito niya, is, nasa, 8 inch. So, yun yung dimension niya. 11, then 7, pag ganon. So, yung pag ganito niya is 8. Small lang siya, no? Pwede nilagay sa tabi. May kumalit yung table, no? Pwede na doon siya. And then you have the coffee. Your coffee, no? So, marami naman nabibili coffee bean na ground grinded. Pwede mo rin pag-grind. Kaya pwede mo rin pag-grind yung coffee. Kunyari sa Starbucks ito. Coffee bean yan eh. Tapos grind lang doon. Sabihin nyo lang kung anong klaseng pag-grind, no? Kung ano yung saan yung pagagamitan, no? Kasi may pino na grind. Meron naman yung medyo rough, no? So, sabihin nyo lang kung saan yung gagamitan. Usually pag dito, yung medyo pino yung nalagay. Medyo pino lang, no? So, sa mga groceries din, may nakita rin naman ako mga grinded na coffee, no? So, ayan. And then, ayun. Mas okay siya. Kasi yung mga 3-in-1 tsaka yung mga coffee na tinitimpla, no? Merong nakahalong ano dun, eh. Parang chemical, parang hindi nagdidikit-dikit yung mga coffee granules, no? May nakahalong chemical doon. So, mas okay na pag coffee bean yung coffee mo kasi sure ka na galing talaga siya sa coffee bean. Ayun. Wala siyang, hindi siya tawag dito processed, no? Kahit processed na kasi yung mga tinitimpla. Ayun. And of course, mas okay, lasa niya mas matapang. Ayun, hindi ko na, depende lang sa inyo kung ano yung mas prefer nyong coffee bean. Kasi marami, may Arabica, and then many more. Ano ba itong sa akin? French roast na Arabica coffee rin, no? So, pwede rin yun sa mga sa Batangas, ganun. Marami naman yun. Especially sa mga area ng Batangas, no? Marami silang sa Benguet din, may mga coffee sila na which are also very good. Ayan, hindi lang yung mga imported. And you can support local coffee manufacturers, mga coffee bean, no? So, yun guys, thank you for watching. I hope kung bibili nyo tong item na to sa 12 nakatulong tong review kahit pa paano. And ayun, lagay nyo lang sa comments pag may suggestion or tanong kayo. And like and subscribe na lang kung for my next mga review videos, gano'n, etc. Yeah, so thank you for watching, guys.